Nagpaiwan si Jacob para manirahan sa Kanaan, ang lupaing tinitirahan din dati ng kanyang ama. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Jacob. Nang 17 taong gulang si Jose, nagbabantay siya ng mga hayop kasama ng kanyang mga kapatid na mga anak ni Bilha at ni Zilpa, na mga asawa ng kanyang ama. Ipinagtapat ni Jose sa kanyang ama ang masasamang ginagawa ng kanyang mga kapatid. Mas mahal ni Jacob si Jose kaysa sa iba niyang mga anak dahil matanda na siya ng isilang si Jose. Kaya itinahin niya si Jose ng maganda at mahabang damit. Pero nang napansin ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanilang ama kaysa sa kanila, nagalit sila kay Jose at sinabihan ito ng masasakit na salita. Isang gabi, nanaginip si Jose. Nang isalaysay niya ito sa mga kapatid niya, lalo silang nagalit sa kanya, sapagkat ito ang isinalaysay niya. Nanaginip ako na habang naroon tayo sa bukid na nagbibigkis ng mga uhay, bigla na lang tumayo ang ibinigkis ko at pinaiputan ito ng inyong mga ibinigkis na uhay na nakayuko. Sinabi ng kanyang mga kapatid, "Ano? Magiging hari ka at mangunguna sa amin?" Kaya lalo pa silang nagalit kay Jose. Muling nanaginip si Jose at isinalaysay na naman niya sa kanyang mga kapatid. Sinabi niya, "Nanaginip ako ulit na nakita ko ang araw, ang buwan at ang 11 bituin na yumuyuko sa akin." Isinalaysay din ni Jose ang panaginip niya sa kanyang ama. Pero nagalit din ang kanyang ama sa kanya. Sinabi niya, "Ano ang ibig mong sabihin? Na kami ng iyong ina at ng mga kapatid mo ay yuyuko sa iyo?" Nainggit ang mga kapatid ni Jose sa kanya. Pero si Jacob ay sinarili na lamang ang bagay na ito. Ipinagbili si Jose ng kanyang mga kapatid. Isang araw, pumunta ang mga kapatid ni Jose sa Shechem para magbantay ng mga hayop ng kanilang ama. Sinabi ni Jacob kay Jose, "Ang mga kapatid mo ay naroon sa Shechem na nagpapastol ng mga hayop. Pumunta ka roon at tingnan mo kung maayos ang kalagayan ng mga kapatid mo at ng mga hayop. Bumalik ka agad at sabihin sa akin." Sumagot si Jose, "Opo, ama." Kaya mula sa lambak ng Hebron, pumunta si Jose sa Shechem. Nang naroon na siyang pag-alagala sa bukid, may lalaking nagtanong sa kanya kung ano ang hinahanap niya. Sumagot siya, "Hinahanap ko po ang mga kapatid ko. Alam niyo po ba kung saan sila nagpapastol?" Sinabi ng lalaki, "Wala na sila rito. Narinig kong pupunta raw sila sa Dotan." Kaya sinundan sila roon ni Jose at nakita niya sila sa Dotan. Malayo pa si Jose ay nakita na siya ng mga kapatid niya. At bago pa siya makarating, binalak na nila na patayin siya. Sinabi nila, "Paparating na ang mapanaginipin. Halikayo, patayin natin siya at ihulog sa isa sa mga balon dito. Sabihin na lang natin na pinatay siya ng mabangis na hayop. Tingnan nga natin kung magkakatotoo ang mga panaginip niya." Nang marinig ni Reuben ang balak nila, pinagsikapan niyang iligtas si Jose. Sinabi niya, "Huwag na lang natin siyang patayin. Ihulog niyo na lang siya rito sa balon sa ilang, pero huwag ninyo siyang papatayin." Sinabi iyon ni Reuben dahil plano na niyang iligtas si Jose at ibalik sa kanilang ama. Kaya pagdating ni Jose, hinubad nila ang mahaba at magandang damit nito at inihulog sa balon na walang tubig. Habang kumakain sila, may natanaw silang mga mangangalakal na Ismailitang nanggaling sa Gilead. Ang mga kamelyo nila ay may kargang mga sangkap, gamot at pabangong dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Huda sa kanyang mga kapatid, "Ano ba ang makukuha natin kung papatayin natin ang kapatid natin at ililihim ang kamatayan niya? Ang mabuti pa siguro ipagbili natin siya sa mga Ismailitang iyan. Huwag natin siyang patayin dahil kapatid natin siya." Pumayag ang mga kapatid ni Huda sa sinabi niya. Kaya pagdaan ng mga mangangalakal na Ismailita, iniahon nila si Jose mula sa balon at ipinagbili nila sa halagang 20 pilak. At dinala si Jose ng mga Ismailita sa Ehipto. Nang bumalik si Reuben sa balon, wala na doon si Jose. Kaya pinunit niya ang kanyang damit sa lungkot. Pagkatapos,
bumalik siya sa mga kapatid niya at sinabi, "Wala na doon ang nakababata nating kapatid. Paano na ako ngayon makakauwi roon kay ama?" Nagkatay sila ng kambing at isinawsaw sa dugo nito ang damit ni Jose. Pagkatapos, dinala nila ang damit ni Jose sa kanilang ama at sinabi, "Nakita po namin ito. Tingnan po ninyong mabuti kung kay Jose po ito o hindi." Nakilala agad ni Jacob ang damit. Sinabi niya, "Sa kanya ito. Pinatay siya ng mabangis na hayop. Tiyak na niluray-luray siya ng hayop." Pinunit agad ni Jacob ang kanyang damit at nagdamit ng sako bilang pagluluksa. Nagluksa siya ng matagal sa pagkamatay ng kanyang anak. Inaliw siya ng lahat ng anak niya pero patuloy pa rin ang pagdadalamhati niya. Sinabi niya, "Hayaan niyo na lang ako. Mamamatay akong nagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng anak ko." At nagpatuloy ang pag-iyak niya dahil kay Jose. Samantala, doon sa Ehipto, ipinagbili ng mga Midianita si Jose kay Potifar, na isa sa mga opisyal ng Paraon. Kapitan siya ng mga gwardya sa palasyo. Nang dinala na si Jose ng mga Ismaelita sa Ehipto, binili siya ni Potifar, na isa sa mga opisyal ng Paraon. Si Potifar ay kapitan ng mga gwardya sa palasyo. Ginagabayan ng Panginoon si Jose, kaya naging matagumpay siya. Doon siya nakatira sa bahay ng amo niyang Ehipsyo na si Potifar. Nakita ni Potifar na ginagabayan ng Panginoon si Jose at pinagpapala sa lahat ng ginagawa niya. Kaya't panatag ang kalooban niya kay Jose. Ginawa niya ito na sarili niyang alipin at tagapamahala ng kanyang sambahayan at ng lahat ng kanyang ari-arian. Mula ng panahong si Jose ang namamahala, binasbasan ng Panginoon ang sambahayan ni Potifar na Ehipsyo at ang lahat ng ari-arian niya sa kanyang bahay at bukirin. Ginawa ito ng Panginoon dahil kay Jose. Ipinagkatiwala ni Potifar ang lahat kay Jose at wala na siyang ibang iniintindi maliban na lang sa pagpili ng kakainin niya. Guwapo si Jose at matipuno ang katawan. Hindi nagtagal, nagkagusto sa kanya ang asawa ng kanyang amo. Inakit niya si Jose para sumiping sa kanya. Pero tumanggi si Jose. Sinabi niya sa babae, "Pakinggan niyo po ako. Ipinagkatiwala po sa akin ng amo ko ang lahat ng kanyang ari-arian. Kaya hindi na po siya nag-aalala sa mga gamit dito sa kanyang sambahayan. Wala na pong hihigit sa akin sa sambahayan ito. Ipinagkatiwala niya sa akin ang lahat, maliban lang sa inyo dahil asawa niya kayo. Kaya hindi ko po magagawang pagtaksilan ang amo ko at magkasala sa Diyos. Kahit araw-araw ang pang-aakit ng babae kay Jose na sumiping sa kanya, hindi pa rin siya pumayag. Isang araw, pumasok si Jose sa bahay para magtrabaho. Nagkataon na wala kahit isang alipin sa loob ng bahay. Hinawakan siya sa damit ng asawa ng amo niya at sinabi, "Sipingan mo ako." Pero tumakbong palabas ng bahay si Jose at naiwan ang balabal niya na hawak ng babae. Nang makita ng babae na nakalabas si Jose at hawak niya ang balabal nito, tinawag niya ang kanyang mga alipin at sinabi, "Tingnan ninyo, dinalhan tayo rito ng asawa ko ng isang Hebreyo para hamakin tayo. Alam niyo ba na pumasok siya sa silid ko para pagsamantalahan ako pero sumigaw ako? Kaya tumakbo siya palabas at naiwan niya ang kanyang balabal." Itinago ng babae ang balabal ni Jose hanggang sa dumating ang kanyang asawa. Isinalaysay niya agad sa asawa niya ang nangyari. Sinabi niya, "Ang Hebreyong alipin na dinala mo rito ay gusto akong hamakin dahil pumasok siya sa silid ko para pagsamantalahan ako. Pero tumakbo siya palabas nang sumigaw ako at naiwan pa nga ang kanyang balabal." Nang marinig ni Potifar ang salaysay ng kanyang asawa tungkol sa ginawa ni Jose, galit na galit siya. Kaya ipinadakip niya si Jose at ipinasok sa bilangguan ng hari. Pero kahit nasa bilangguan si Jose, ginagabayan pa rin siya ng Panginoon. At dahil sa kabutihan ng Panginoon, panatag ang loob ng tagapamahala ng bilangguan kay Jose. Kaya ipinagkatiwala niya kay Jose ang pamamahala sa lahat ng bilanggo
at ang lahat ng gawain sa bilangguan. Hindi nag-aalala ang tagapamahala ng bilangguan sa mga bagay na ipinagkatiwala niya kay Jose dahil ginagabayan ng Panginoon si Jose at pinagpapala sa lahat ng ginagawa niya. Pagkatapos ng mga nangyaring ito, nagkasala sa paraon ang pinuno ng mga tagasilbi niya ng alak at pinuno ng mga panadero. Lubhang nagalit ang hari sa dalawa niyang opisyal na ito, kaya ipinabilanggo niya ang mga ito sa bahay ng kapitan ng mga gwardiya sa palasyo, kung saan naroon din si Jose na kabilanggo. Si Jose ang katiwala ng kapitan ng mga gwardiya na nag-aalaga sa kanila. Nagkasama sila ng matagal sa bilangguan. Isang gabi, nanaginip ang tagasilbi ng alak at ang panadero ng paraon habang naroon sila sa bilangguan. Ang bawat isa sa kanila ay magkaiba ang panaginip at magkaiba rin ang kahulugan. Kinaumagahan, pagpunta ni Jose sa kanila, nakita niyang nanlulupaypay sila. Kaya tinanong niya sila, "Bakit kayo malungkot?" Sumagot sila, "Nanaginip kasi kami pero walang makapagpaliwanag ng kahulugan nito." Sinabi ni Jose, "Ang Diyos ang nagbibigay ng kaalaman sa pagpapaliwanag ng kahulugan ng mga panaginip. Sige, sabihin niyo sa akin kung ano ang mga panaginip ninyo." Kaya sinabi ng pinuno ng tagasilbi ng alak ang kanyang panaginip. Sinabi niya, "Nanaginip ako na may isang puno ng uba sa aking harapan, at ito'y may tatlong sanga. Tumubo ito na mulaklak at nahinog ang mga bunga. Nakahawak daw ako sa saro ng paraon at pumitas ng ubas at piniga ko agad sa saro. Pagkatapos ibinigay ko ang saro sa hari." Sinabi ni Jose, "Ito ang kahulugan ng panaginip mo. Ang tatlong sanga ay nangangahulugan ng tatlong araw. Hindi matatapos ang tatlong araw, palalabasin ka ng paraon sa bilangguan at pababalikin ka sa trabaho mo bilang tagasilbi ng kanyang alak. Naway alalahanin mo ako kapag nasa mabuti ka ng kalagayan. At bilang pagpapakita ng kabutihan mo sa akin, banggitin mo rin ako sa paraon para matulungan mo ako na makalabas sa bilangguan. Sapagkat ang totoo, sapilitan lang akong dinala rito mula sa lupain ng mga Hebreyo. At kahit dito ay wala rin akong nagawang kasalanan para ibilanggo ako." Nang marinig ng pinuno ng mga panadero na maganda ang kahulugan ng panaginip, isinalaysay din niya ang panaginip niya kay Jose. Sinabi niya, "Nanaginip din ako na may daladala ako sa ulo ko na tatlong kaing na may mga laman na tinapay. Ang ibabaw ng kaing ay may laman na iba't ibang uri ng tinapay para sa paraon, pero tinuka ito ng mga ibon." Sinabi ni Jose, "Ito ang kahulugan ng panaginip mo. Ang tatlong kaing ay nangangahulugan ng tatlong araw. Hindi matatapos ang tatlong araw, palalabasin ka ng paraon sa bilangguan, pero ipapapatay ka niya at ibibitin ang bangkay mo sa kahoy at tutukain ito ng mga ibon. Dumating ang ikatlong araw at ito ay kaarawan ng paraon." Kaya nagpahanda siya para sa lahat ng opisyal niya. Pinalabas niya sa bilangguan ang pinuno ng mga tagasilbi niya ng alak at ang pinuno ng mga panadero niya, at pinaharap sa kaniyang mga opisyal. Ibinalik niya ang pinuno ng mga tagasilbi ng alak sa kaniyang trabaho, pero ipinapatay niya ang pinuno ng mga panadero at ibinitin ang bangkay nito sa puno. Nangyari lahat ang sinabi ni Jose sa kanila, pero hindi naalala ng pinuno ng mga tagasilbi ng alak si Jose. Pagkalipas ng 2 taon, nanaginip ang paraon na nakatayo siya sa pampang ng ilog ng Nilo. Sa kaniyang panaginip, biglang may umahon na 7 maganda at matabang baka na kumakain ng damo. Maya-maya pa'y may umahon din na 7 pangit at payat na baka. Nilapitan ng 7 pangit at payat na baka ang 7 maganda at matabang baka at kinain. At nagising agad ang paraon. Muling nakatulog ang paraon at nanaginip na naman. Sa kanyang panaginip, nakakita siya ng 7 uhay na mataba ang butin na sumulpot sa isang sanga. At sa sanga ring iyon, sumulpot ang 7 uhay na payat ang butin
na natuyo dahil sa mainit na hangin na galing sa silangan. Kinain agad ng mapapayat na uhay ang pitong matatabang uhay, at nagising agad ang hari. Akala niya'y totoo iyon, pero panaginip lang pala. Kinaumagahan, litong-lito ang isip ng Faraon tungkol sa mga panaginip niya. Kaya ipinatawag niya ang lahat ng salamangkero at matatalinong tao sa Ehipto. Sinabi niya sa kanila ang mga panaginip niya, pero wala ni isa man sa kanila ang makapagpaliwanag kung ano ang kahulugan nito. Pagkatapos, lumapit ang pinuno ng mga taga-silbi niya ng alak at nagsabi, "Naalala ko na po ngayon ang mga kasalanan ko. Hindi po ba't nagalit kayo noon sa akin at sa pinuno ng mga panadero at ipinakulong niyo po kami sa bahay ng kapitan ng mga guwardiya sa palasyo? Isang gabi noon na naginip kaming dalawa at magkaiba po ang kahulugan ng panaginip namin. May kasama kami roon na binatang Hebreo na alipin ng kapitan ng mga guwardiya sa palasyo. Sinabi po namin sa kanya ang panaginip namin at ipinaliwanag niya sa amin ang kahulugan nito. Nagkatotoo ang sinabi niya tungkol sa amin. Pinabalik niyo po ako sa trabaho ko at ipinabitin ninyo sa puno ang bangkay ng kasama ko." Kaya ipinatawag ng Faraon si Jose at pinalabas siya agad sa bilangguan. Pagkatapos siyang gupitan at ahitan, nagpalit siya ng damit at pumunta sa Faraon. Sinabi ng Faraon sa kanya, "Nanaginip ako pero walang makapagpaliwanag ng kahulugan nito. May nagsabi sa akin na marunong kang magpaliwanag ng kahulugan ng mga panaginip." Sumagot si Jose, "Hindi po ako mahal na hari, kundi ang Diyos ang siyang magbibigay ng kahulugan ng mga panaginip ninyo para sa ikabubuti ninyo." Sinabi ng Faraon ang panaginip niya kay Jose. Sinabi niya, "Nanaginip ako na nakatayo ako sa pampang ng ilog Nilo. Biglang may umahon na pitong maganda at matabang baka at kumain sila ng damo. Maya-maya pa'y may umahon ding pitong pangit at payat na baka. Wala pa akong nakitang baka sa buong Ehipto na ganoon kapangit. Kinain ng mga pangit at payat na baka ang pitong matatabang baka na unang nagsiahon. Pero pagkakain nila hindi man lang halata na nakakain sila ng ganoon. Dahil ganoon pa rin sila kapapayat at bigla akong nagising. Pero nakatulog ulit ako at nanaginip na naman. Nakakita ako ng pitong uhay na mataba ang butil na sumulpot sa isang sanga. At sa sanga rin iyon sumulpot din ang pitong uhay na payat ang butil at natuyo dahil sa mainit na hangin na galing sa silangan. At kinain ng mga payat na uhay ang pitong matatabang butil na uhay. Sinabi ko na ito sa mga salamangkero pero wala ni isa man sa kanila ang makapagpaliwanag ng kahulugan nito." Sinabi ni Jose sa Faraon, "Mahal na hari, ang dalawang panaginip po ninyo ay iisa lang ang kahulugan. Sa pamamagitan ng mga panaginip ninyo, ipinapahayag sa inyo ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin. Ang pitong matatabang baka at pitong matatabang uhay ay parehong pitong taon ang kahulugan. Ang pitong payat at pangit na baka at ang pitong payat na butil na uhay na pinatigas ng mainit na hangin na galing sa silangan ay nangangahulugan po ng pitong taong taggutong. Gaya po ng sinabi ko sa inyo, mahal na Faraon, ipinapahayag sa inyo ng Diyos kung ano po ang kanyang gagawin. Sa loob po ng darating na pitong taon, magiging labis ang kasaganaan sa buong Ehipto. Pero susundan po agad ito ng pitong taon na taggutong. At makakalimutan na ng mga tao ang naranasan nilang kasaganaan dahil ang taggutong ay nagdulot ng pinsala sa lupain ng Ehipto. Matinding taggutong po ang darating na parang hindi nakaranas ng kasaganaan ang lupain ng Ehipto. Dalawang beses po kayong nanaginip, mahal na Faraon, para malaman nyo na itinakda ng Diyos na mangyayari ito at malapit na itong mangyari. Kaya ngayon, mahal na Faraon, iminumungkahi ko po na dapat kayong pumili ng isang matalinong tao para mamahala sa lupain ng Ehipto. Maglagay din po kayo ng mga opisyal sa buong Ehipto para ihanda ang lugar na ito sa loob ng pitong taon na kasaganaan. Sa mga panahong iyon, ipaipon nyo rin po sa kanila ang lahat ng makokolekta ninyo galing sa mga ani. At sa ilalim ng inyong pamamahala, ipatago po ninyo sa kanila
ang mga ani sa mga kamalig ng mga lungsod. Ang mga pagkain ito ay ilalaan para sa mga tao kapag dumating na ang 7 taong paggutom sa Ehipto para hindi sila magutom. Ginawang tagapamahala si Jose sa Ehipto. Nagustuhan ng hari at ng kanyang mga opisyal ang mungkahi ni Jose. Sinabi niya sa kanyang mga opisyal, "Wala na tayong makikita pang ibang tao na kagaya ni Jose na ginagabayan ng Espiritu ng Diyos." Kaya sinabi ng Faraon kay Jose, "Sapagkat sinabi sa iyo ng Diyos ang mga bagay na ito, wala na sigurong iba pang tao na may kaalaman at pangunawa na kagaya mo. Gagawin kita ngayon ang tagapamahala ng aking kaharian at gobernador ng buong Ehipto. At susunod sa iyo ang lahat ng tauhan ko. Pero mas mataas pa rin ang karapatan ko kaysa sa iyo." Tinanggal agad ng Faraon ang kanyang singsing na pangtatak at isinuot sa daliri ni Jose. Pinasuotan niya si Jose ng espesyal na damit na gawa sa telang linen at pinasuotan ng gintong kwintas. Ipinagamit din niya kay Jose ang kanyang pangalawang karwahe at may mga tagapamalita na mauuna sa kanya na sumisigaw, "Lumuhod kayo sa gobernador!" Kaya simula noon, naging gobernador si Jose sa buong lupain ng Ehipto. Sinabi pa ng Faraon kay Jose, "Ako ang hari rito sa Ehipto, pero walang sino man ang gagawa ng kahit ano rito sa Ehipto nang walang pahintulot mo." Pinangalanan niya si Jose ng Zaphenat Paneya. Pinag-asawa rin niya si Jose kay Asenat na anak ni Potifera na pari mula sa lungsod ng On. Bilang gobernador, si Jose na ang namahala sa Ehipto. Si Jose ay 30 taong gulang pa lang nang magsimulang maglingkod sa Faraon. Umalis siya sa palasyo at umikot sa buong Ehipto. Tunay ngang naging masagana ang ani sa loob ng 7 taong kasaganaan. At sa panahong iyon, ipinaipon ni Jose ang lahat ng nakolekta galing sa mga ani. Ipinatago niya sa bawat lungsod ang mga ani na galing sa bukid sa palibot nito. Napakarami ng trigong naipon ni Jose, parang kasing dami ng buhangin sa tabing dagat. Itinigil na lang niya ang pagtatakal nito dahil hindi na ito makayanang takaling. Bago dumating ang taggutom, ipinanganak ang 2 anak ni Jose kay Asenat na anak ni Potifera na pari ng lungsod ng On. Pinangalanan ni Jose ang panganay na Manase dahil ayon sa kanya, "Dahil sa tulong ng Diyos nakalimutan ko ang mga paghihirap ko at ang aking pananabik sa sambahayan ng aking ama." Pinangalanan niya ang 2 niyang anak na Ephraim, sapagkat ayon sa kanya, "Dahil sa tulong ng Diyos, naging masagana ako sa lugar kung saan nakaranas ako ng mga paghihirap." Natapos na ang 7 taong kasaganaan sa Ehipto at nagsimula na ang 7 taong taggutom katulad ng sinabi ni Jose. May taggutom sa iba't ibang lugar pero may pagkain sa buong Ehipto. Dumating ang panahon na naramdaman din ng mga taga-Ehipto ang taggutom. Kaya humingi sila ng pagkain sa hari. Sinabi ng hari sa kanila, "Pumunta kayo kay Jose, dahil siya ang magsasabi sa inyo kung ano ang gagawin ninyo. Lumaganap ang taggutom kahit saan." At dahil sa matinding taggutom sa buong Ehipto, pinabuksan ni Jose ang lahat ng kamalig at pinagbilhan ng pagkain ang mga taga-Ehipto. Pumunta rin sa Ehipto ang halos lahat ng bansa para bumili ng pagkain kay Jose, dahil matindi ang taggutom sa kanilang bansa. Nang malaman ni Jacob na may ipinagbibiling pagkain sa Ehipto, sinabi niya sa mga anak niyang lalaki, "Ano pa ang hinihintay ninyo? Nabalitaan ko na may ipinagbibili raw na pagkain sa Ehipto, kaya pumunta kayo roon at bumili para hindi tayo mamatay sa gutom." Kaya lumakad ang 10 kapatid ni Jose sa Ehipto para bumili ng pagkain. Pero hindi ipinasama ni Jacob si Benjamin na nakababatang kapatid ni Jose dahil natatakot siya na baka may masamang mangyari sa kanya. Kaya pumunta ang mga anak ni Jacob sa Ehipto kasama ng mga taga-ibang lugar para bumili ng pagkain dahil laganap na ang taggutom sa buong Kanaan. Bilang gobernador ng Ehipto,
Tungkulin ni Jose na pagbilhan ng pagkain ang lahat ng tao. Kaya pagdating ng mga kapatid niya, yumukod sila kay Jose bilang paggalang sa kaniya. Pagkakita ni Jose sa kanila, nakilala niya agad ang mga ito, pero siya'y hindi nila nakilala. Hindi lang siya nagpahalata na siya si Jose. Nagtanong siya sa kanila kung taga saan sila. Sumagot sila, taga Kanaan po kami at pumunta po kami rito para bumili ng pagkain. Naalala agad ni Jose ang panaginip niya tungkol sa kanila na naging dahilan kung bakit sila nagalit sa kanya. Kaya nagsalita siya ng masasakit na salita sa kanila. Mga espiya kayo, pumunta kayo rito para tingnan kung ano ang kahinaan ng bansa namin. Sumagot sila, hindi po kami espiya. Pumunta po kami rito para bumili ng pagkain. Magkakapatid po kaming lahat sa isang ama. At nagsasabi po kami ng totoo, hindi po kami espiya. Pero sinabi ni Jose, hindi ako naniniwala. Pumunta kayo rito para tingnan kung ano ang kahinaan ng bansa namin. Sumagot sila, 12 po kaming magkakapatid at isa lang po ang aming ama na naroon ngayon sa Kanaan. Ang bunso po namin ay naiwan sa kanya. Ang isa po naming kapatid ay wala na. Sinabi ni Jose, kagaya ng sinabi ko, mga espiya talaga kayo. Pero susubukan ko kayo kung totoo talaga ang mga sinasabi ninyo. Isinusumpa ko sa pangalan ng Paraon na hindi kayo makakaalis dito hanggat hindi ninyo maisasama ang bunsong kapatid nyo rito. Pauuwiin ang isa sa inyo para kunin ang kapatid ninyo. Ang maiiwan sa inyo'y ikukulong hanggang sa mapatunayan ninyo ang sinasabi ninyo. Dahil kung hindi, talagang mga espiya nga kayo. At ipinakulong niya ang mga ito sa loob ng 3 araw. Sa 3rd araw, sinabi ni Jose sa kanila, iginagalang ko ang Diyos, kaya bibigyan ko pa kayo ng pagkakataong mabuhay kung susundin lang ninyo ang iniutos ko sa inyo. Kung nagsasabi kayo ng totoo, magpaiwan dito ang isa sa inyo at makakauwi kayo. At makakapagdala kayo ng pagkain para sa nagugutom ninyong pamilya. Pagkatapos dalhin nyo rito ang bunsong kapatid ninyo para mapatunayan ko na hindi kayo nagsisinungaling at para hindi ko kayo ipapatay. At ginawa nila ito habang hindi pa sila nakakaalis. Sinabi nila sa isa't isa, mananagot tayo sa ginawa natin sa kapatid natin. Nakita natin ang paghihirap niya nang nagmamakaawa siya sa atin, pero hindi natin siya kinaawaan. Kaya ito ang dahilan kung bakit dumating ang mga paghihirap na ito sa atin. Sinabi ni Reuben, hindi ba't sinabi ko sa inyo noon na huwag ninyo siyang saktan? Pero hindi kayo nakinig sa akin. Kaya sinisingil na tayo ngayon sa kanyang pagkamatay. Hindi nila alam na nauunawaan ni Jose ang usapan nila. Dahil habang nakikipag-usap siya sa kanila, ay may tagapagpaliwanag siya. Lumayo muna si Jose sa kanila at umiyak. Pero hindi nagtagal. Bumalik siya at nakipag-usap sa kanila. Hiniwalay niya si Simeon sa kanila at ipinagapos sa kanilang harapan. Bumalik sa Kanaan ang mga kapatid ni Jose. Pagkatapos, iniutos ni Jose na punuin ng pagkain ang mga sako ng kaniyang mga kapatid at ibalik sa mga sako nila ang kani-kanilang bayad at pabaunan sila ng kanilang mga pangangailangan sa kanilang paglalakbay. Nasunod lahat ang iniutos ni Jose. Isinakay agad ng mga kapatid ni Jose ang mga sako nila sa kanilang asno at umalis. Nang nagpalipas sila ng gabi sa isang lugar, isa sa kanila ang nagbukas ng sako niya para pakainin ang kanyang asno. Pagbukas niya, nakita niya roon ang perang ibinayad niya. Sumigaw siya sa kanyang mga kapatid, ibinalik ang ibinayad ko, nandito sa sako ko. Nanlupaypay silang lahat at kinabahan. Nagtanungan sila, ano kaya itong ginawa ng Diyos sa atin? Pagdating nila sa Kanaan, sinabi nila sa kanilang amang si Jacob ang lahat ng nangyari sa kanila. Sinabi nila kay Jacob, pinagsalitaan po kami ng masasakit ng gobernador ng Ehipto at pinagbintangan ng mga espiya raw po kami. Pero sinagot po namin siya na hindi kami espiya at nagsasabi kami ng totoo. Sinabi rin po namin na 12 kaming magkakapatid at isa lang ang aming ama.
Sinabi rin namin na ang isa naming kapatid ay patay na at ang aming bunsong kapatid ay kasama po ninyo rito sa Kanaan. Pero ito po ang sinabi niya sa amin. Susubukan ko kayo kung totoo ang sinasabi ninyo. Magpaiwan dito ang isa sa inyo at umuwi kayo na may dalang pagkain para sa mga pamilya ninyong nagugutom. Pero dalhin ninyo rito ang bunsong kapatid ninyo para malaman ko na mga tapat kayong tao at hindi kayo espiya. Pagkatapos, ibabalik ko sa inyo ang kapatid ninyong si Simeon at papayagan ko kayo na pumaroot pa rito sa Ehipto. Nang ibinuhos na nila ang laman ng kanilang mga sako, nakita nila roon sa mga sako nila ang perang ibinayad nila. Nang makita ito ng kanilang ama, kinabahan silang lahat. Sinabi ni Jacob sa kanila, "Gusto ba ninyong mawalan ako ng mga anak? Wala na si Jose, wala na si Simeon, at ngayon gusto naman ninyong kunin si Benjamin. Hirap na ako." Sinabi ni Reuben, "Ama, ako po ang bahala sa kanya. Patayin po ninyo ang dalawa kong anak na lalaki kung hindi ko po siya maibabalik sa inyo." Pero sumagot si Jacob, "Hindi ako papayag na isama ninyo ang anak ko. Namatay na ang kapatid niya at siya na lang ang naiwan. Baka may masama pang mangyari sa kanya sa daan. At sa katandaan kong ito, Lumala ang taggutom sa Kanaan. Naubos na ng pamilya ni Jacob ang pagkain binili nila sa Ehipto. Kaya inutusan ni Jacob ang mga anak niya, "Bumalik kayo roon sa Ehipto at bumili ng kahit kaunting pagkain." Pero sumagot si Huda sa kanya, "Binalaan po kami ng gobernador na huwag na po kaming magpapakita sa kanya kung hindi po namin kasama ang aming kapatid na si Benjamin. Kung pasasamahin po ninyo siya sa amin, babalik kami roon para bumili ng pagkain. Pero kung hindi po kayo papayag, hindi po kami magpapakita sa kanya kung hindi namin kasama ang aming kapatid." Sinabi ni Jacob, "Bakit binigyan niyo ako ng malaking problema? Bakit ipinagtapat niyo pa sa gobernador na may isa pa kayong kapatid?" Sumagot sila, "Kasi po lagi niya kaming tinatanong tungkol sa pamilya natin. Nagtanong siya kung buhay pa ba ang aming ama at kung may iba pa po kaming kapatid. Kaya sinagot po namin siya. Hindi po namin inaasahan na sasabihin niya sa amin na dalhin namin sa kanya ang kapatid namin." Kaya sinabi ni Huda sa kanilang ama, "Ama, pumayag na po kayo na isama namin si Benjamin para makaalis na po kami agad at makabili ng pagkain para hindi po tayo mamatay lahat sa gutom. Igagarantiya ko po ang buhay ko para kay Benjamin. Singilin po ninyo ako kung ano man ang mangyari sa kanya. Kung hindi po siya makakabalik sa inyo ng buhay, sisihin po ninyo ako habang buhay. Kung hindi po tayo nagsayang ng panahon, 2 beses na sana kaming nakabalik." Sinabi ng kanilang ama, "Kung ganoon, umalis na kayo. Magdala kayo sa mga sisidlan ninyo ng pinakamagandang produkto rito sa ating lugar para iregalo sa gobernador ng Ehipto, mga gamot, pulot, pampalasa, pabango, at mga bunga ng pistasyo at almendro. Doblihin ninyo ang dala ninyong pera dahil dapat ninyong ibalik ang perang ibinalik sa mga sako ninyo. Baka nagkamali lang sila noon. Isama ninyo ang kapatid ninyong si Benjamin at bumalik kayo agad sa gobernador ng Ehipto. Naway hipuin ng makapangyarihang Diyos ang puso ng gobernador para mahabag siya sa inyo at ibalik niya sa inyo sina Simeon at Benjamin. Pero kung hindi sila makabalik, tatanggapin ko na lang na maluwag sa kalooban ko." Kaya nagdala ang magkakapatid ng mga regalo at dinoble rin nila ang dala nilang pera. Pagkatapos, umalis sila papuntang Ehipto kasama si Benjamin at nakipagkita kay Jose. Pagkakita ni Jose na kasama nila si Benjamin, inutusan niya ang tagapamahalang alipin, "Dalhin mo ang mga taong ito sa bahay. Magkatay ka ng hayop at magluto dahil magtatanghalian sila kasama ko." Sinunod ng tagapamahalang alipin ang utos sa kanya. Kaya dinala niya ang magkakapatid sa bahay ni Jose. Natakot ang magkakapatid nang dinala sila sa bahay ni Jose dahil inisip nila, "Baka dinala tayo rito dahil sa perang ibinalik sa mga sako natin noong una nating pagparito. Baka dakpin nila tayo at kunin ang mga asno natin at gawin tayong mga alipin." Kaya nakipag-usap sila sa tagapamahalang alipin
habang nasa pintuan pa lang sila ng bahay. Sinabi nila, "Ginoo, sandali lang po. May sasabihin lang po kami sa inyo. Pumunta po kami rito noon para bumili ng pagkain. Nang papauwi na po kami, nagpalipas kami ng gabi sa isang lugar. At doon namin binuksan ang mga sako namin. At nakita po namin sa loob ang perang ibinayad namin para sa mga pagkain. Narito, ibinabalik na po namin. Nagdala pa po kami ng karagdagang pera para bumili ng pagkain. Hindi po namin alam kung sino ang naglagay ng pera sa mga sako namin." Sumagot ang tagapamahalang alipin, "Walang anuman iyon. Huwag kayong matakot. Ang inyong Diyos na Diyos din ng inyong ama, ang siyang sigurong naglagay ng perang iyon sa mga sako ninyo. Natanggap ko ang bayad niyo noon." Pagkatapos, dinala niya si Simeon sa kanila. Pinapasok ng tagapamahalang alipin ang magkakapatid sa bahay ni Jose at binigyan ng tubig para makapaghugas sila ng kanilang mga paa. Binigyan din niya ng pagkain ang kanilang mga asno. Inihanda ng magkakapatid ang mga regalo nila kay Jose habang hinihintay nila ang pag-uwi nito, sapagkat sinabihan sila na doon magtanghalian sa bahay ni Jose. Pagdating ni Jose, yumukod sila sa kaniyang harapan bilang paggalang at ibinigay nila ang kanilang mga regalo. Kinamusta sila ni Jose. Pagkatapos nagtanong din siya, "Kumusta ang ama ninyong matanda na binanggit niyo noon sa akin? Buhay pa ba siya?" Sumagot sila, "Buhay pa po si ama at mabuti pa naman po siya." Pagkatapos, yumukod silang muli sa kanya bilang paggalang. Pagkakita ni Jose kay Benjamin na kapatid niyang buo, sinabi niya, "Ito ba ang bunsong kapatid ninyo na ikinuwento niyo noon sa akin?" Sinabi niya agad kay Benjamin, "Naway pagpalain ka ng Diyos." Pagkatapos, mabilis na lumabas si Jose dahil naiiyak na siya sa pangungulila sa kapatid niya. Pumasok siya sa kanyang silid at doon umiyak. Pagkatapos, naghilamos siya at bumalik sa kanila na pinipigil ang kanyang nararamdaman. At nag-utos siya na ihanda na ang pagkain. Iba ang mesa na kinainan ni Jose. Iba rin ang kinainan ng kanyang mga kapatid. At iba rin ang sa mga Ehipsyo na doon din nananghalian, sapagkat hindi kumakain ang mga Ehipsyo na kasama ang mga Hebreyo sa isang mesa, dahil kasuklam-suklam iyon para sa kanila. Nakaharap kay Jose ang mesang inuupuan ng kanyang mga kapatid. Nagtitinginan ang magkakapatid dahil nagtaka sila na magkakasunod ang pagkakaupo nila sa mesa mula sa panganay hanggang sa bunso. Hinainan sila ng pagkain na galing sa mesa ni Jose. Pero ang ibinigay kay Benjamin na pagkain ay 5 beses ang dami kaysa sa iba. Nagsikain sila at nagsiinom kasama si Jose. Samantala, inutusan ni Jose ang tagapamahalang alipin sa kanyang bahay. Sinabi niya, "Punuin ninyo ng pagkain ang mga sako ng magkakapatid ayon sa kanilang makakaya at ilagay sa mga sako nila ang perang ibinayad nila. Ilagay ninyo ang aking kopang pilak sa sako ng bunso kasama ng perang ibinayad niya sa pagkain." Ginawa ng tagapamahalang alipin niya ang sinabi ni Jose. Kinabukasan, maagang umalis ang magkakapatid na dala-dala ang kanilang sako. Hindi pa sila nakakalayo sa lungsod nang sabihin ni Jose sa kanyang tagapamahalang alipin, "Bilis habulin mo ang mga taong iyon, at kung maabutan mo sila'y sabihin mo sa kanila, bakit masama ang iginanti ninyo sa mabuting ipinakita namin sa inyo? Bakit kinuha ninyo ang kopa na iniinuman ng aking amo at ginagamit niya sa panghuhula? Masama ang ginawa ninyong ito." Naabutan ng tagapamahalang alipin ang magkakapatid at sinabi niya ito sa kanila. Sinabi nila sa tagapamahalang alipin, "Paano po ninyo nasabi iyan? Imposibleng gawin namin ang bagay na iyan. Alam niyo rin na mula sa Kanaan ay dinala namin pabalik sa inyo ang perang nakita namin sa aming mga sako. Kaya bakit magnanakaw pa kami ng pilak o ginto sa bahay ng amo ninyo? Kapag nakita niyo ang kopa na iyan sa isa sa amin, patayin niyo siya at magiging alipin niyo kami." Sinabi ng tagapamahalang alipin, "Sige, kapag nakita ko ang kopa sa isa sa inyo, ay magiging alipin ko siya.
at ang matitira sa inyo'y walang pananagutan. Kaya nagmadaling ibinaba ng bawat isa ang mga sako nila at binuksan ito. Agad na hinanap ng tagapamahalang alipin ang kopa sa mga sako, magmula sa panganay hanggang sa bunso. At ang kopa ay nakita sa sako ni Benjamin. Nang makita ito ng magkakapatid, pinunit nila ang kanilang mga damit sa sobrang kalungkutan. Muli nilang isinakay sa asno ang mga sako nila at bumalik sa lungsod. Nang dumating si Huda at ang mga kapatid niya sa Ehipto, naroon pa rin si Jose sa bahay niya. Pumasok sila sa bahay at lumuhod sa harapan ni Jose. Sinabi ni Jose sa kanila, "Ano ba itong ginawa ninyo? Hindi nyo ba alam na marunong ako manghula? Kaya wala kayong maitatago sa akin." Sinabi ni Huda, "Mahal na gobernador, wala na po kaming ikakatuwiran pa sa inyo. At hindi po namin masasabi na hindi kami nagkasala. Ang Diyos po ang siyang naghayag ng aming kasalanan. Ngayon, lahat po kami ay alipin na ninyo. Kami at ang isa na nakitaan ng kopa." Pero sinabi ni Jose, "Hindi ko magagawa iyan. Kung kanino lang nakita ang kopa, siya lang ang magiging alipin ko. At makakauwi na kayo sa inyong ama ng matiwasay." Nagmakaawa si Huda para kay Benjamin. Lumapit si Huda kay Jose at sinabi, "Hinihiling ko sa inyo, mahal na gobernador, na kung maaari pakinggan niyo ako. Huwag sana kayong magalit sa akin. Kayo na gaya ng Faraon. Tinanong niyo kami noon kung mayroon pa kaming ama at kapatid. At sinagot po namin na may ama pa kami na matanda na. At may bunso kaming kapatid na ipinanganak sa kanyang katandaan. Sinabi po namin na patay na ang kapatid niya at siya na lang ang naiwan sa kanilang magkakapatid na buo. At mahal na mahal po siya ng aming ama. Sinabi rin po namin na dadalhin namin siya sa inyo para makita niyo rin siya. Sinabi namin sa inyo na hindi maaaring iwanan ng buntong kapatid namin ang aming ama dahil baka ang pag-alis ng kanyang anak ang siyang ikamatay niya. Pero sinabi niyo po sa amin na huwag kaming magpapakita sa inyo kung hindi namin kasama ang aming bunsong kapatid. Ang lahat ng ito'y sinabi namin sa aming ama noong umuwi kami. Hindi nagtagal sinabi ng aming ama na muli kaming bumalik dito at bumili ng pagkain. Pero sinabi po namin sa kanya na makakaalis lang kami kung kasama namin ang aming bunsong kapatid. Dahil hindi kami maaaring magpakita sa inyo kung hindi namin kasama ang bunso namin. Ito ang isinagot niya sa amin. Alam niyo naman na dalawa lang ang anak ko sa asawa kong si Raquel. Ang isa'y wala na. Maaaring niluray-luray siya ng mababangis na hayop. At hanggang ngayon hindi ko pa siya nakikita. Kung kukunin niyo pa ang isang ito na naiwan sa akin, at kung may mangyari sa kanya, baka mamatay ako dahil sa sobrang paghihirap ng aking kalooban. Kaya ang buhay po ng aming ama ay nakasalalay sa buhay ng kanyang anak. Kung uuwi kami na hindi namin siya kasama, tiyak na mamamatay sa kalungkutan ng aming ama na matanda na. Itinaya ko ang aking buhay para sa kanyang anak. Sinabi ko po sa aking ama na kung hindi ko maibabalik sa kanya ang kanyang anak, ako ang dapat sisihin habang buhay. Kaya mahal na gobernador, ako na lang po ang magpapaiwan dito bilang alipin ninyo sa halip na ang kanyang anak. At payagan nyo na lang po siyang makauwi kasama ng mga kapatid niya. Hindi po ako pwedeng umuwi nang hindi kasama ang anak niya. Hindi ko po kayang tiisin na makita ang masamang mangyayari sa aming ama." Nagpakilala si Jose sa kanyang mga kapatid. Hindi na mapigilan ni Jose ang kanyang sarili, kaya pinalabas niya ang kanyang mga alipin. At nang sila na lamang ang naroon, nagpakilala siya sa kanyang mga kapatid. Umiyak ng malakas si Jose, kaya narinig ito ng mga Ehipsyo at ng sambahayan ng Paraon. Sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, "Ako si Jose. Totoo bang buhay pa ang ating ama?" Pero hindi nakasagot sa kanya ang mga kapatid niya dahil natulala sila. Kaya sinabi ni Jose, "Lumapit kayo sa akin." Nang lumapit na sila, sinabi niya, "Ako si Jose na kapatid ninyo, ang ipinagbili at dinala niyo rito sa Ehipto. Ngayon, huwag kayong mag-alala
at huwag ninyong sisihin ang sarili nyo dahil ipinagbili nyo ako rito. Dahil ang Diyos ang siyang nagsugo sa akin dito para iligtas ang buhay ninyo. Ikalawang taon pa lang ito ng taggutom at may susunod pang limang taon na walang ani. Pero sinugo ako rito ng Diyos para mailigtas kayo at mapanatili ang marami sa inyo rito sa mundo. Kaya hindi kayo ang nagpadala sa akin dito kundi ang Diyos. Ginawa niya akong tagapayo ng Paraon, tagapamahala ng kanyang sambahayan at ng buong Ehipto. Ngayon, magmadali kayong bumalik sa aking ama at sabihin niyo sa kanya na ang anak niya'y ginawa ng Diyos na tagapamahala ng buong Ehipto. At sabihin ninyo sa kanya na pinapapunta ko siya rito sa akin sa lalong madaling panahon. Sabihin niyo rin sa kanya na maaari siyang tumira sa lupain ng Goshen, kasama ang kanyang mga anak at mga apo, mga hayop, at ang lahat ng ari-arian niya, para malapit siya sa akin. Aalagaan ko siya rito sa Goshen, dahil may darating pang limang taon na taggutom. Ayaw kong magutom siya at ang kanyang sambahayan, pati ang kanyang mga hayop. Nagpatuloy si Jose sa pagsasalita. Ngayon alam niyo na, maging ng kapatid kong si Benjamin na talagang ako si Jose ang nakikipag-usap sa inyo. Sabihin niyo sa aking ama ang tungkol sa karangalang nakamit ko rito sa Ehipto at ang lahat ng nakita ninyo tungkol sa akin at dalhin niyo siya agad dito sa akin. Pagkatapos, niyakap ni Jose ang kanyang kapatid na si Benjamin. Umiiyak siya habang nakayakap kay Jose. Pagkatapos, pinaghahagkan ni Jose ang lahat ng kapatid niya at patuloy siyang umiiyak sa kanila. Pagkatapos noon ay nakipag-usap sa kanya ang mga kapatid niya. Nang makarating ang balita sa palasyo ng Paraon na dumating ang mga kapatid ni Jose, natuwa ang Paraon at ang kanyang mga opisyal. Sinabi ng Paraon kay Jose, "Sabihin mo sa mga kapatid mo na kargahan nila ng pagkain ang mga hayop nila at bumalik sa lupain ng Kanaan. Pagkatapos dalhin nila rito ang kanilang ama at ang kani-kanilang pamilya. Dahil ibibigay ko sa kanila ang pinakamagandang lupain sa Ehipto at matitikman nila ang pinakamagandang ani nito. Sabihin mo rin sa kanila na magdala sila ng mga karwahe mula rito sa Ehipto para masakyan ng mga asawa at anak nila sa paglipat nila rito. At dalhin nila rito ang kanilang ama. Huwag na silang manghinayang sa mga ari-arian nilang maiiwan dahil ang magagandang bagay sa buong Ehipto ay magiging sa kanila." Ginawa ito ng mga anak ni Jacob at ayon sa utos ng Paraon, binigyan ni Jose ang mga kapatid niya ng mga karwahe at pinabauna ng pagkain sa kanilang paglalakbay. Binigyan din niya ang bawat isa sa kanila ng damit, pero ang ibinigay niya kay Benjamin ay 5 damit at 300 pirasong pilak. Pinadalhan din niya ang kanyang ama ng 10 asnong may mga kargang pinakamagandang ani mula sa Ehipto at 10 babaeng asno na may mga kargang trigo, tinapay at mga baon ng kanyang ama sa paglalakbay. Nang pinaalis na niya ang kanyang mga kapatid, sinabi niyang huwag silang mag-aaway sa daan. Kaya umalis sila sa Ehipto at bumalik sa kanilang ama sa Kanaan. Pagdating nila roon, sinabi nila sa kanilang ama na buhay pa si Jose at siya pa nga ang tagapamahala ng buong Ehipto. Natulala si Jacob. Hindi siya makapaniwala. Pero nang sinabi nila sa kanya ang lahat ng sinabi ni Jose sa kanila at nang makita niya ang mga karwahe na ipinadala ni Jose para sa pagpunta niya sa Ehipto, bigla siyang lumakas. Sinabi ni Jacob, "Naniniwala na ako. Ang anak kong si Jose ay buhay pa. Pupuntahan ko siya bago ako mamatay." Pumunta si Jacob sa Ehipto. Umalis si Jacob papuntang Ehipto kasama ang sambahayan niya na dala ang lahat ng kanyang ari-arian. Pagdating niya sa Beersheba, naghandog siya sa Diyos ng ama niyang si Isaac. Kinagabihan, nakipag-usap ang Diyos sa kanya sa pamamagitan ng isang pangitain. Tinawag ng Diyos si Jacob at sumagot si Jacob sa kanya. Pagkatapos sinabi niya, "Ako ang Diyos na siyang Diyos ng iyong ama. Huwag kang matakot pumunta sa Ehipto dahil gagawin ko kayong isang kilalang bansa roon.
Ako mismo ang kasama mo sa pagpunta sa Ehipto, at muli kitang ibabalik dito sa Kanaan. At kung mamamatay ka na, nandiyan si Jose sa iyong tabi. Pinasakay si Jacob ng mga anak niya sa karwaheng ibinigay ng Faraon para sakyan niya. Pinasakay din nila ang mga asawa at anak nila at lumipat sila mula sa Beersheba. Dinala nila ang mga hayop at mga ari-ariang naipon nila sa Kanaan. Dinala rin ni Jacob sa Ehipto ang lahat ng kanyang lahi, ang mga anak niya at mga apo. Ito ang mga pangalan ng mga Israelitang pumunta sa Ehipto. Si Jacob, ang panganay niyang anak na si Reuben, ang mga anak ni Reuben, sina Hanok, Palu, Hezron at Carmi, si Simeon at ang mga anak niya, sina Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zoha at si Shaul na anak ng isang Kananeya, si Levi at ang mga anak niya, sina Gershon, Kohat at Merari, si Huda at ang mga anak niya, sina Er, Onan, Shela, Perez at Zera. Pero si Er at Onan ay namatay sa Kanaan. Ang mga anak ni Perez, sina Hezron at Hamul, ang mga ito ay kasama rin sa Ehipto. Si Issachar at ang mga anak niyang sina Tola, Puwa, Iyob at Shimron. Si Zebulun at ang mga anak niya, sina Sered, Elon at Jeleel. Sila ang 33 anak at apo ni Jacob kay Leia na ipinanganak sa Padan Aram, at hindi kabilang ang anak niyang babae na si Dina. Ang mga ito ay kasama rin sa Ehipto, si Gad at ang mga anak niyang sina Zephon, Hagi, Shuni, Esbon, Eri, Arodi at Areli. Si Asher at ang mga anak niyang sina Imna, Ishba, Ishvi at Beria. Ang kapatid nilang babae na si Sera. Ang mga anak ni Beria na sina Heber at Malkier. Sila ang 16 na anak at apo ni Jacob kay Zilpa, ang alipin na ibinigay ni Laban kay Leah. Ang mga anak ni Jacob kay Raquel, sina Jose at Benjamin. Ang mga anak ni Jose kay Asenath na ipinanganak sa Ehipto na sina Manase at Ephraim. Si Asenath ay anak na babae ni Potifera, na pari sa lungsod ng On. Ang mga anak ni Benjamin, sina Bela, Beker, Ashbel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Mupim, Hupim at Ard. Sila ang 14 na anak at apo ni Jacob kay Raquel. Ang mga ito ay kasama rin sa Ehipto, si Dan at ang anak niyang si Hushim, si Naphtali at ang mga anak niya, sina Jasher, Guni, Jezer at Shilem. Sila ang 7 anak at apo ni Jacob kay Bilha, ang alipin na ibinigay ni Laban kay Raquel. Ang bilang ng lahat ng anak at apo ni Jacob na pumunta sa Ehipto ay 66. Hindi pa kabilang dito ang mga asawa ng kanyang mga anak. Kasama ang 2 anak ni Jose na ipinanganak sa Ehipto, 70 ang kabuuan ng sambahayan ni Jacob na natipon sa Ehipto. Nang hindi pa sila nakakarating sa Ehipto, inutusan ni Jacob si Huda na maunang pumunta kay Jose para ituro sa kanila ang lugar ng Goshen. Nang dumating na sina Jacob sa Goshen, sumakay si Jose sa karwahin niya at pumunta roon sa Goshen para salubungin ang kanyang ama. Nang magkita sila, niyakap ni Jose ang kanyang ama at tuloy-tuloy ang pag-iyak niya. Sinabi ni Jacob kay Jose, "Ngayon handa na akong mamatay dahil nakita na kita ng buhay." At sinabi ni Jose sa mga kapatid niya at sa buong sambahayan ng kanyang ama, "Aalis ako at sasabihin sa Faraon na narito na ang mga kapatid ko at ang buong sambahayan ng aking ama na nakatira sa Kanaan. Sasabihin ko rin sa kanya na nagpapastol kayo ng mga hayop at dinalan ninyo ang mga hayop ninyo at ang lahat ng ari-arian ninyo. Kaya kapag ipinatawag niya kayo at itinanong kung ano ang trabaho ninyo, sabihin niyo na nagpapastol kayo ng mga hayop mula pagkabata, katulad ng mga magulang ninyo, para patirahin niya kayo sa Goshen, sapagkat nasusuklam ang mga Ehipsyo sa mga nagpapastol ng hayop."
Pagkatapos, umalis si Jose at pumunta sa paraon, kasama ang lima sa kanyang kapatid. Sinabi ni Jose sa hari, "Dumating na po ang aking ama at mga kapatid galing sa Kanaan, at dala po nila ang mga hayop nila at ang lahat ng kanilang ari-arian. Naroon po sila ngayon sa Goshen." Ipinakilala niya agad sa paraon ang lima sa kanyang kapatid. Tinanong sila ng paraon, "Ano ang trabaho ninyo?" Sumagot sila, "Mga pastol po kami ng hayop, katulad ng mga magulang namin. Pumunta kami rito para pansamantalang manirahan dahil matindi po ang taggutom sa Kanaan. At wala na kaming mapagpastulan ng mga hayop namin. Hinihiling po namin sa inyo na kung maaari ay payagan nyo kaming manirahan sa Goshen." Sinabi ng paraon kay Jose, "Ngayong dumating na ang iyong ama at mga kapatid, nakabukas ang Ehipto para sa pamilya ninyo. Patirahin sila sa Goshen, na isa sa magagandang lupain sa Ehipto. Kung may mapipili ka sa kanila na mapagkakatiwalaan, gawin silang tagapagbantay ng mga hayop ko." Dinala ni Jose ang kanyang ama sa paraon at ipinakilala. Pagkatapos, binasbasan ni Jacob ang paraon. Tinanong siya ng paraon, "Ilang taon ka na?" Sumagot siya, 130 taon. "Maikli at mahirap po ang naging buhay ko rito sa lupa. Hindi ito umabot sa kahabaan ng buhay ng aking mga ninuno." Pagkatapos, muli niyang binasbasan ang paraon at umalis siya sa harapan ng paraon. Ayon sa utos ng paraon, inilagay ni Jose sa ayos ang kanyang ama at mga kapatid sa Ehipto. Ibinigay niya sa kanila ang lugar ng Rameses, na isa sa pinakamagandang lupain sa Ehipto. Sinustentuhan ni Jose ng pagkain ang kanyang ama, mga kapatid, at ang buong sambahayan ng kanyang ama, ayon sa dami ng kanilang mga anak. Ngayon, malala na ang tagutom, kaya wala ng pagkain kahit saan. Nanghina na ang mga tao sa Ehipto at sa Kanaan dahil sa gutom. Tinipon ni Jose ang lahat ng perang ibinayad ng mga taga-Ehipto at taga-Kanaan na bumili ng pagkain, at dinala ito sa palasyo ng Paraon. Dumating ang panahon na naubos na ang perang pambili ng mga taga-Ehipto at ng mga taga-Kanaan. Pumunta ang mga taga-Ehipto kay Jose at sinabi, "Wala na po kaming pera. Kung maaari, bigyan na lang ninyo kami ng pagkain, dahil mamamatay na kami sa gutom." Sinabi ni Jose, "Kung wala na talaga kayong pera, dalhin nyo rito ang mga hayop ninyo, at iyon ang ibayad ninyo sa pagkain ninyo." Kaya dinala nila kay Jose ang kanilang mga kabayo, tupa, baka at asno, at ipinalit ito sa pagkain. Sa loob ng isang taon, sinustentuhan sila ni Jose ng pagkain, kapalit ng kanilang mga hayop. Pagkalipas ng isang taon, pumunta na naman ang mga tao kay Jose at nagsabi, "Hindi po maitatago sa inyo na wala na kaming pera, at ang mga hayop namin ay nariyan na sa inyo. Wala na pong naiwan sa amin, maliban sa aming sarili at mga lupain. Kaya tulungan niyo po kami para hindi kami mamatay at hindi mapabayaan ng mga lupain namin. Payag po kami na maging alipin na lang ng hari at mapa sa kanya ang mga lupain namin para may makain lang kami. Bigyan niyo po kami agad ng mga binhi na maitatanim para hindi kami mamatay at hindi namin mapabayaan ang mga lupain namin." Kaya ipinagbili ng lahat ng taga-Ehipto ang mga lupain nila kay Jose, dahil matindi na ang taggutom. Binili ni Jose ang lahat ng ito para sa hari, kaya ang mga lupaing iyon ay naging pag-aari ng paraon. Ginawa ni Jose na mga alipin ng paraon ang mga tao sa buong Ehipto. Ang mga lupain lang ng mga pari ang hindi nabili ni Jose. Hindi nila kailangang ipagbili ang mga lupain nila, dahil sinusustentuhan sila ng paraon ng pagkain at ng mga pangangailangan nila. Sinabi ni Jose sa mga tao, "Ngayon na nabili ko na kayo pati ang mga lupain ninyo para sa paraon, heto ang binhi para makapagtanim kayo. Kapag aani kayo, ibigay ninyo sa paraon ang 20% ng ani ninyo, at sa inyo na ang matitira.
para may maitanim kayo at may makain ang buong sambahayan ninyo. Sinabi ng mga tao, Ginoo, napakabuti po ninyong amo sa amin. Iniligtas niyo ang buhay namin. Pumapayag po kami na maging alipin ng Paraon. Kaya ginawa ni Jose ang kautusan sa lupain ng Ehipto na ang 20% ng ani ay para sa Paraon. Ang kautusang ito ay nagpapatuloy pa hanggang ngayon. Ang mga lupain lang ng mga pari ang hindi naging pag-aari ng Paraon. Tumira ang mga Israelita sa Goshen na sakop ng Ehipto. Nagkaroon sila roon ng lupain at dumami pa ang lahi nila. Tumira si Jacob sa Ehipto sa loob ng 17 taon. Nabuhay siya hanggang 147 taon. Nang naramdaman niyang malapit na siyang mamatay, tinawag niya si Jose at sinabi, Kung maaari, ilagay mo ang kamay mo sa pagitan ng dalawang hita ko at manumpa ka na ipagpapatuloy mo ang pagpapakita ng iyong kagandahang loob sa akin. Huwag mo akong ilibing dito sa Ehipto. Kapag namatay na ako, ilibing mo ako sa libingan ng aking mga ninuno. Sumagot si Jose, Gagawin ko po ang sinasabi ninyo. Sinabi ni Jacob, Sumumpa ka sa akin. Kaya sumumpa si Jose sa kanya. Lumuhod si Jacob sa kanyang higaan para magpasalamat sa Diyos.